guys, so welcome sa akin channel Astrobee TV, ninyo Pertes Vlog, Astrobee TV official. So ito guys, magre-repair po tayo ng electric fan. So tatak nyo guys, Pro Max. So pag mga ganyan guys, branded. Pag Pro Max, branded po yan. So pinadala sa atin, so try natin ayusin. So saksak natin guys. So check muna natin outlet natin guys, na walang daya, may supply pa tayo. Ayan, makikita nyo may ilaw. Ayan, sa kabila meron. Kita nyo ba? So saksak natin guys. Tinitin natin number 1. Wala guys. Oh, ayaw mikot. So tara guys, samahan nyo ako. Repair natin to. Let's go! What's up guys? Welcome sa aking channel, Astrobee TV, Astrobee TV Vlog. So di nyo Pertes Vlog, so same lang. So maraming so yan guys, so mag-repair tayo ng electric fan. So Pro Max ang tatak nito guys. So no power. So turuan ko kayo paano i-bypass to. Pero ano guys, i-pre-wheel muna natin to kasi medyo maganit. So kaya napatid siguro yung fuse nya kasi nag-stack up na. So ayusin natin to, maging pre-wheel. Daka natin i-bypass. Turuan ko kayo nito guys, para kahit sa bahay kayo matuto kayo. Okay guys, pisa na natin. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! So yun guys, so maraming katanungan yung ibang tao, bakit no power? So unang i-check natin guys, so gamit tayo ng tester. Pasa na natin to. Unang i-check natin yung switch. Ayun na natin kung may follow. So naka-setup na yun na natin yung ating multi-tester. So naka-OL tayo. So ayan, check natin yung 1-2. Pagka may palo, ibig sabihin fuse ang patid. So dapat may palo yan guys. Ayan, 140. Dito tayo sa number 3, 1 and 3, 212. So may palo siya guys. Ayan. So may palo yung switch nya. Ibig sabihin yan, fuse po ang sira niyan guys. Kasi pagka fuse ang sira, dito po natin malalaman. Siyempre hindi naman tayo pwede manghula. Gamit pa rin tayo ng tester. Dito pa lang guys, wala na siyang palo. No. Stay. Ayan. Pag pinindot natin yan, walang palo guys. Oh. Hindi gumagalo yung tester natin. So, dyan natin malalaman na fuse ang sira. So, pag dito naman guys, pag nag-check tayo dito ng gamit natin multi-tester, abnormal na yung reading niya. Hindi na ma-reading-reading. Abnormal na. Ganyan, ganyan, ganyan. Ibig sabihin niyan guys, may problema na yung motor. Pero ito guys, walang problema motor nito. Ang sira lang nito ay fuse. So, pakita ko sa inyo paano i-bypass. Pero bago natin, bubuksan natin yung motor kasi kukondisyon natin yung motor, lalagyan natin ng langis. Tara guys, buksan natin. Let's go! So, ayan guys. So, buksan muna natin. So, tanggalin natin yung cover niyang screen. Then, yung ADC. Dito kasi guys, medyo maganit na to. Yan, medyo maganit na. So, kailangan na tagang langisan. So, remove mo lang tong ADC niya. Tapos, tanggalin mo lang din to. Papakondisyonin natin yung makina niya para pagka nilagyan natin ng bagong fuse or binypass natin pre-wheel niya. Ano, ang tigas guys oh. So yun guys, so bubuksan ko lang to, then papakita natin yung loob. So ayun lang muna guys, cut muna natin. Let's go! So guys, kung sira yung ganito nyo guys para sa swing, huwag nyo na pong lagyan ng epoxy. O di kaya ano, ang hirap po tanggalin no. Dapat ano na lang nilagay nyo, stick glue na lang. So tapos pagka nasira, sasabihin, sinira mo pre. Payan, hindi ko matanggal oh, naka-epoxy. Natin to ano, babaklasin. So yun lang yung mga ano ko sa inyo. Stick glue na lang sana. Gawin natin, sisirain talaga natin to. Yun lang yung ano ko sa inyo. Sana naman ganun. Ayan, no choice. Dahil epoxy ang nilagay mo, no choice tayo, sisirain na natin to. Dapat stick glue na lang. So tinira natin guys kasi epoxy po nilagay. Ayan o. Grabing dikit. Kasi din natin maayos yung ano nyan. Yun ang suggestion ko. Stick glue na lang sana o hindi man stick glue. Yung kahit ano lang sinulid. Kailangan naman ito umikot-ikot eh. Yun ang suggestion ko. Epoxy. Pwede kayo stick glue na lang sana. Sira pa natin o. Let's go. Bukas naman ng motor guys. So tanggalin muna natin itong swing nya. Tapos itong apat na tornilyo. Ayan guys, para buksan natin. So tanggalin pala natin to. So tinanggal natin to para mabuksan natin. Amit lang kayo ng plies. So yan, tatabi natin to kasi baka pag nagkawalaan, mahirap maghanap. Ayan, so tanggalin lang natin to.
Guys, tanggalin tong sa swing niya, tapos apat. Let's go. So guys, so nabuksan na natin siya. So hindi ko napakita sa inyo pala. Sorry. So yun, ayun, guys. Yung motor ilatag natin sa tela para hindi magasgasan kasi sensitive po yung motor. So buksan na natin to para maano natin, para ma-release natin. Yan. Tapos patuloy natin dito. Ayan. So nabuksan na natin. Patuloy natin to dito. Kasi lalagyan po natin ng thermal fuse. Kasi patid po ang kanyang. So hindi ko na pala nakikita yung bypass, no. So huwag na natin bypass, guys, kasi bypass pala sabi ko kanina, no? Thermal fuse. Asan yung thermal fuse nito? Patago. So gawa na natin ang sariling thermal fuse niya. Ayan, so let's go. So guys, so nilangisan ko na itong ano, yung bushing niya dito. So pakita pala natin yung dito niya, guys. Ayan, dito bushing nilangisan natin para maging pre-wheel, kasi papakita sa inyo ang tutorial na to, guys, paano mag-bypass. And guys, so pre-wheel na siya, di ba? Ayan. So lagay na natin yung ano, guys. Turuan ko kayo paano i-bypass to pag sara ang thermal fuse. Ayan. Iyan na natin, balik na natin. So ayan, balagay na natin itong apat na tornilyo, then turuan ko kayo paano i-bypass to. Ayan, guys. So balik ko lang to. Let's go. Pre-wheel na po siya, ayan. Pre-wheel na siya, ayan. So bypass na natin. Pakita ko sa inyo paano ito pagganahin na ano, bypass. Tara, wala ko ng wire. Let's go. So, ganito lang mag-bypass, guys. So, kabit mo na natin yung sa kanyang capacitor para pagganahin natin yan. Kasi patid nga yung fuse nito. Yan. So, ayan. So, dito, guys, sa likod. Pakita pa natin yung likod. Ayan, yung likod dito. Yung line 1 niya. Yung isang line niya, ito. Kunin natin yung ano. Yung line 1 ng kanyang cord. Isang line 2 pala, line 2. Ayan, ito yung line 2 niya. Ito, mula dito, guys, ha, line 2. Kasi ito, wala na to. Kasi patid nga yung fuse. So, ayan. So, may wire na tayo dito. Kulay orange, ayan. So, tara, guys, lagay na natin dito sa line 1. So, ayan. So, hindi na natin yan, guys. Titape. So, pag naka-line 1 na yan, guys, punta tayo dito sa ano, yung isang wire, kakabit natin dito sa isang capacitor. So, press natin yung camera. Capacitor, ito. Ito yung capacitor. Ayan. So, natag natin. So, ayan. Natag na natin yan. Saksak na natin, guys. So, hindi tinatin natin number 1 kasi jajag lang tayo. Jag. Ayan. Saksak natin yung saksakan. Ayan. Walang kukurap, guys. Ayan. Walang kukurap. Gagana na ho yan. So, lagyan pala natin ng tape, no? Para makita nyo na gumagana siya. So, wala tayong tape. Ito na lang siguro. Ayan. Para makita nyo lang na umiikot. So, nilagyan natin ng papel. So, yan. Ano na natin? Saksak na natin, guys. Walang kukurap. So, nakapindot na yung number 2 niya, guys. So, tingnan nyo, guys. Iikot na po yan. Ayan. Ayan. Umiikot na po siya. Ayan. Ganyan lang mag-bypass, guys. Kunin mo yung line 2 dito sa ano, sa likod. So, binunot na natin. Kunin mo yung line 2 niya dito. So, kunin mo dito. Ngayon, pag dito mo na nilagay ito sa kabila, guys, ang mangyayari po niya, yung ikot po niya, pabaliktad. Imbis na pa ganito, gaganito po yan. So, mag-reverse. Forward to reverse. Yan na. So, testing ulit natin. Tanggal kasi yung ano. Testing natin, baka so, check natin yung likod. Line 2, mula sa line 2, papunta sa capacitor. Iikot na po yan. Yan, nababangga po kasi. So, angat natin ito. Ayan. Ayan, umiikot, guys. So, ganyan lang mag-bypass pag patid yung fuse. So, hindi po tayo mag-accept ng, ano, ng repair na ganyan na hindi natin lalagay ng fuse. Kasi once na walang fuse po kasi yung electric man, guys, advice ko lang sa inyo,
pwede pong masunog yung bahay nyo. Pag nag-overheat to, nagliliab po kasi to. Yun na yung advice ko. So, dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Tutorial na to, paano mag-bypass. Yun lang po. Let's go! A few moments later. So guys, so buo na yung ginawa natin, Pro Max. So, bypass guys. Nakaano na, assemble na. So, yun, nakakalat yung gamit natin. So, pinudot yung number one. Ayan. Pass. So, yun. Goods. Let's go. Follow.